Nang dahil sa prangkisa lahat ng isasangla kahit sariling paniniwala, ito ang naging reaksyon na marami sa ating mga kababayan, lalo na ng mga taga-Jensen na naging official statement na ito at pahayag ng kanilang kababayan. Na si former PBB Grand Champion Melai Cantiveros matapos itong tilang paringgan at akusahan ang isang tilang magnanakaw na politiko. Dahil nga di umano dito ay na-disappoint ang mga taga-General Santos City sa inihayag ng kanilang kababayan sa naging LENI Kiko campaign rally sa Pasig City. Isa di umano daw si Melai Cantiveros sa mga pinamumura at inuulan ngayon ng samot-saring pambatikos matapos ang kanyang naging official statement. Banat pa di umano na marami sa ating mga kababayan ay kahit hindi pa di umano pangalanan ni Melai ay tila ang dating senador na si BBM Rao ang pinatutukuyan ito sa kanyang naging pahayag matapos ikampanya ni Vice President LENI ROBREDO bilang pagkapangulo sa darating na 2022 national election. Ito ang mainit na balitang pinupuktakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanikinilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Pero bago natin panonoodin ang buong video nito, ano pang inaantay niyo mga kabards? Mag-subscribe ka muna para mas maging updated ka palalo sa mga bagong news update video na i-upload namin soon. At yun na nga mga kabards, kumpirmadong inulan ngayon ng samot-saring pambabatikos ang dating PBB Grand Champion at ABS-CBN actress host na walang iba kundi si Melai Cantiveros. Matapos nga di umano niyang patamaan ang dating senador na walang iba kundi si BBM, at ayon pa di umano sa kanya ay dapat daw hindi iboto dahil may history na ang pagnanakaw. Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan sa naging viral video ni Melai Cantiveros sa naging event kahapon sa Pasig City. Ilan sa mga taga-Jensen ang naglabas na kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Sa kanilang sariling kababayan, maging ang dating kaklase ni Melai sa Mindanao State University ay naglabas din ng sama ng loob. Ayon pa di umano sa kanila ay hindi daw di umano nilang lubos akalain na sa tagal-tagal nilang kakilala ang nasabing aktres ng ABS-CBN ay ibibenta daw nito ang kanyang prinsipyo at paniniwala para lamang sa panibagong prangkisa ng kanilang TV station. Nilinaw pa nga na marami sa ating mga kababayan na taga-Jensen wala naman daw masama sa ginawa ni Melai na ikampanya si Vice President LENI ROBREDO sa kanyang napiling kandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit tila ang masakit daw di umano dito ay nakusahan ni Melai Cantiveros ang isang kandidatong hindi pa napapatunayan sa korte na ni Piso ay may ninakaw sa kaban ng bayan. Ayun nga di umano sa naging komento ng isa sa ating mga kababayan na nagpakilalang kaklase ni Melai Cantiveros sa Mindanao State University, and she posted, "For sake of franchise, magiging makakasarili kahit ang mga maghihirap ang maiipit. I cannot give over on what Melai said sa LENI Kiko campaign sa Pasig. Na-disappoint ako kay Melai. I used to be here kablock sa Mindanao State University, pero yung kakahapon Melai na napanood ko, ibang-iba na. Nakakainis na, nakakaawa. I know her kasi schoolmate ko rin siya nung high school, and hindi ko alam na maging selfish siya ng ganyan. Na nang dahil sa franchise, liko ang prinsipyo niya sa buhay. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil yan ang kabuhayan nilang magkakaibigan. And of course, dun sila papanig sa mga taong maaaring makapagbigay sa kanila ng assurance na maibalik ang ABS-CBN sa free TV. But I can say na ang babaw ng pag-unawa ni Melai at ng ibang artista dyan, ang eleksyon ay hindi para sa inyong mga pilit na riches, mga feeling malinis, mga makasarili. Ang eleksyon ay para sa lahat ng taong gusto ng tuloy-tuloy na pagbabago. Hindi yung kayo ang nagdidikta sa tao kung sino ang kanilang iboboto. Melai, hindi ka ganyan nung nasa HS. Nakikita kita and kilala kita. Hindi ikaw yung tipong tao na madaling kayagin. Kahit na pala kaibigan ka at ikaw ang star ng barkada, hindi ikaw yung tao mabilis maniwala sa sabi-sabi matalino ka. Pero ano nangyari? Hindi ikaw yung nakita ko sa rally kahapon. Dito sa Jinsan, isa ka sa pinagmamalaki namin kasi bukod kay Pacman and Chamsi Supsup, ikaw ang isa sa nagbigay ng trademark sa mga taga Mindanao. Natuwaan ka na karami, pero ngayon, magbabago na ata ang lahat. Well, it's your choice naman. And at the end of the day, hindi naman kami dapat mangilam. But the thing here is hindi mo kami iniisip na magkababayan mo na gusto ng tuloy-tuloy na pagbabago. Nagsimula palang makabawi ang Mindanao when Pres Duterte won the presidency. Tapos ikinakapan niya mo yung taong ni minsan walang napapatunayan dito sa Mindanao. Yung sangkatutak na kamera ang dala imbes ang pagkain nung bumagyo ang Siargao. May nagawa ba si LENI para sa mga taga Mindanao? Wala Melai, wala. Kaya nakakainis ka kasi hindi mo kami inisip. Ang nasa utak nyo,
magkaroon kayo ng prangkisa sa eleksyon naman, magkakaalaman. And sigurado kami na kami mga mahirap ang magtatagumpay laban sa inyong mga makasarili. Tandaan mo to, Melai. Hindi kayo magtatagumpay. And ko... Matapos ang naging komento na Dio Manoy, nagpakilalang kaklase ni Melai Cantiveros noong high school at kablock sa Mindanao State University ay kanilang pinapatunayan. Dio Manoy na disappoint sila sa naging partisipasyon ni Melai sa mga Dio Manoy umukasa sa dating senador na si BBM na magnanakaw. Tinawag din ng makasarili ang former PBB Grand Champion na dahil lamang raw kasi sa prangkisa ay binabaliwalan nito ang kanyang sarili paniniwala. Sigurado ang mga taga Mindanao lalo na ang mga mahirap na nating makababayan na sila ang magtatagumpay sa darating na 2022 national election at hindi ang mayayamang pilit na pilit. Yun ang mga kabards. Nagustuhan mo ba ang video nito? Comment mo na yan sa baba para mabasa yan mamaya. And of course, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-iwan ng like at pakishare na din ng video ito para mas marami pang makaalam sa makabulang video ito. Salamat po!